Ngayong video guys, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang napaka-epektibong nagtataboy ng mga kaaway. So kung kayo po guys ay palaging nakakaramdam na kayo ay sinisiraan, patuloy silang gumagawa ng kasamaan laban sayo. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. So ngayon ang gagawin natin guys ay papalayuin na natin sila. Yung mga taong ayaw na ayaw mo nang makita, yung mga taong sumisira sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap, sa iyong plano, gagawan po natin yan ng mabisang paraan. Ito po yung magtataboy sa kanila. Sa paraan po ng mga gagamitin natin ay tuluyan na po silang lalayo. So ibabahagi ko sa inyo guys, kailangan lang natin dito ng isang malaking sibuyas. Siguraduhin lamang po na magandang maganda ang sibuyas nyong paglalagyan. Pwede nyo po itong tanggalin at balat. Itira nyo po yung ganito. Kapag malinis na siya, pwede nyo na po yan gamitin. Ang kailangan rin natin dito, yung ball pen at papel. Pirasong papel lang po guys, 1/4 paper, okay na po yan. Kailangan din natin dito ng pambalot, plastic na kulay puti po. Huwag po tayo ditong magkukulay itim or pulang plastic. Kailangan puti kasi ibig sabihin po ng puti is purity. Ibig sabihin matatahimik na sila kapag nilagay natin puti. Ganon din po yung ating paglalagyan na papel, dapat puti din po guys. Kailangan natin ng malaking sibuyas, ballpen po, kahit anong kulay ng ballpen, okay lang yan. At kailangan din natin dito ng panghiwang kutsilyo. So ito guys, hihiwain na natin ito. Hinihiwa po natin yan sa gitna. Yan, makikita nyo guys, hiniwa po natin itong sibuyas. So mas okay po guys kung hindi natin ito didiretsuhin. Mas mainam na meron pa rin siyang nakadikit na balat para hindi po siya maghiwalay. So ayan guys, sisimulan na natin ang ating gagawin para makasunod kayo. Sundan nyo lang po ang aking gagawin para tuluyan nang mawala ang inyong mga kaaway, yung mga nang aapi sa inyo. Yan. Ang unang-una guys, ilagay nyo po yung petsa ngayon. Yan, may nakalagay ditong date. Kung meron po kayong mga notebook na may nakalagay ng date, okay na yan guys. Pero kung walang nakalagay dyan na pangalan, kayo na po maglagay ng date. At dito po ilalagay nyo dito yung date ngayon. Halimbawa, October 16, 2023. So ngayon nyo po yan ginawa guys. Anong oras nyo po ginawa? Halimbawa, 12 a.m. At dito naman po isusulat nyo na po yung mga taong ayaw nyo nang makita, tuluyan nang lalayo sa'yo kapag sinulat mo sila dito. So ayan, ang unang-una nyo pong isusulat dito, yung taong pinakaayaw nyo na po talagang makita. Yung taong patuloy na umaapi, gumagambala sa'yo, sumisira sa'yong mga plano at mga pangarap. Siya po ang unahin mong ilagay. Complete name po guys ang ilagay ninyo. Halimbawa, ilagay nyo. Unang-una, halimbawa si Ronald Reyes. Halimbawa si Ronald Reyes. O kaya naman, pangalawa, si Agapito de los Reyes. Yan. Meron kang dalawang ayaw na talagang makita. Sila yung unahin mo, guys. At isunod mo na lang po dito yung mga taong pinagchichismisan ka, yung mga taong naninirang patalikod or naninirang puri sa'yo, o kaya naman mga taong gumagawa ng plano, mga masasama kapag may plano ka, inuunahan ka nila. At dito naman po yung mga taong kakilala nyo, pwedeng kakilala guys. Pwede nga po yung kapamilya ilagay nyo dito kasi hindi po ito masama. Ang gagawin lang po natin dito, tatabuyin lang po natin yung negative energy na galing po sa kanila. So once na nilagay po natin yung kanilang complete name dito, automatic yan guys. Pagkalipas ng mga ilang araw,
talagang hindi na sila magpaparamdam sa'yo. Dire-diretso na po yan hanggang sa matapos ang taon at dire-diretso na yan. Mamamalayan nyo na lang, parang tila nag-iba yung kanilang isipan once na nilagay nyo ito dito. Halimbawa, 6 po yung taong target nyo. Ito yung pinaka-major nyo at ito naman yung taong ayaw nyo na talagang makita, yung dalawa na yan. Isulat nyo yan dyan guys, kahit uncle nyo yan, auntie, kahit ano pa yan, best friend, kahit katrabaho nyo yan, manager nyo yan, ilagay nyo yan dyan dito guys. Sigurado yan guys, may gagawin tayo sa kanila para tuluyan ng mawala yung kanilang paon-baon na negatibong enerhiya or elemento or mga itim na usok po. Kasi kapag merong itim na usok na sumusunod sa'yo, automatic yan, mani-negative ka rin. At malaking blockage po yan sa yung mga pinaplano at pinapangarap. So ayan, kapag nasulat nyo na yan dyan guys, ilagay nyo na po yung inyong complete name dito. Halimbawa, yung inyong complete name, lagay nyo dyan sa taas. Complete name. At dito naman sa taas guys, yung inyong perma. Yan, halimbawa yung perma nyo, ganyan. Gagayahin nyo lang ito guys. Kasi ibig sabihin po niyan, kapag may perma ka, malalaman po yan ang ginagawa mong ritual na pantaboy ng mga kaaway na ikaw po mismo yung gumawa nito. At iha-highlight mo po ang mga taong ito guys. Iha-highlight mo sila. Pwede mong lagyan ng ganyan yung kanilang mga pangalan. So wag ka pong magwi-wish sa kanila kasamaan na wish. Wag pong ganun. Ang gagawin lang po natin dito, hawakan natin ito guys at magpikit tayo ng mata. Iraramdam po natin, i-visualize po natin yung kanilang mga mukha, yung mga huling pagkikita ninyo. I-visualize nyo po yung mga ginagawa nila sa'yo, mga kasamaan. I-visualize nyo po na puputulin na yan ng ginagawa natin. Tatanggalin na sila sa pamamagitan ng sibuyas na ito at itong ginagawa nating papel. Isipin nyo po na sila ay lumalayo na, tuluyan na silang lumalayo, parang tumatakbo papalayo. Takot na sila at tuluyan na silang malulusaw sa iyong paningin. Ibig sabihin po niyan guys, hindi ka na nila gagambalain pa. So ayan guys, kapag naihiling mo na po siya, magbukas ka na po ng mata. At kapag na-visualize mo na lahat na sila ay lumayo na, magpasalamat ka po at mag-wish ka na gabayan ka ng Panginoon sa pamamagitan nito. Itong isang simpleng ritual na nagtataboy ng kaaway, nagabayan ka sa iyong hinihingi. Lalimin mo lamang ang iyong tiwala na sila ay tuluyan ng lulusaw sa iyong paningin. Ibig sabihin po niyan ay lalayo na sila at makakalimutan ka na. So ganyan lamang po guys ang tamang paggawa nito. Huwag po tayong magwi-wish na sila ay mapasama kasi po babalik yan sa atin. So ang gawin na natin guys, itiklop na po natin ito. Basta guys, lagi niyong tandaan na iisipin niyo lang na lumalayo na sila sa inyo. Yan lang po yung gagawin natin dito. Papalayuin lang natin yung kanilang isipan na hindi ka nagambalain pa. Bigyan sila ng katahimikan at ikaw din. So ayan guys, ilalagay po natin itong tiniklop natin na papel. Ilalagay po natin yan dito sa sibuyas. So makikita nyo guys, bagong slice po yan. Kanina, in-slice ko yan. Yan. Ilalagay po natin yan dyan. At ititiklop po natin yan. So ayan guys, so bakit nga ba nilagay natin ito dito sa sibuyas? So ang paraan po natin kung bakit natin nilalagay ito dito sa kadahilanan guys na kailangan na po natin tapusin yung mga kasamaan na ginagawa nila. Yung sibuyas po, ibig sabihin yan ay nagpapaluha. Once na naghihiwa ka ng sibuyas, ibig sabihin mapapaluha ka, mapapalayo ka. Ganun din po ang simbolismo nito sa totoong buhay. Once na nilagay nyo po yung pangalan ng taong ito dito, ibig sabihin gagawa po ng paraan ang universe na sila ay tuluyan ng luluha at mapapalayo na sila sa'yo. Ang mga damdamin nila ay tuluyan na talagang makakalimutan ka. Ang isipan nila hindi na nakafocus sa'yo. So ganyan na ganyan guys ang inyong gagawin.
Kung kayo po talaga ay nahihirapan ng paalisin yung mga taong gumagambala sa inyo. Yan lang po, ito lang po yung tanging solusyon, guys. Nagawa ko na po ito, guys. Alam yung napaka-epektibo. Hindi na umabot ng ilang buwan, talagang hindi ko na nararamdaman yung mga umaapi sa akin. Ganon din po yung gawin nyo, guys, kasi hindi ito kasamaan. Hindi po tayo dito nagwi-wish na sila ay mawala na sa mundo. Hindi tayo dito nagwi-wish na may masamang mangyari sa kanila. Bagkus, ang hinihiling lang po natin dito ay tantanan na nila tayo. Ibig sabihin, huwag na nila tayong gambalain pa. Bigyan nila tayo ng katahimikan. Yan lang naman po yung hinahangad natin dito sa mundo. Yung hindi tayo ginagambala, hindi tayo binibigyan ng tensyon sa isip, at dapat bigyan tayo ng katahimikan ng mga taong ito. Yung mga taong ganito, hindi sila nararapat na pakisamahan or dapat hindi sila dapat patulan. Ang tanging gawin nyo lang, gumawa kayo ng isang matinding ritual na nagpapalayo ng isang kaaway. At ito po yun, guys. Very effective ito. Kapag ginawa nyo ito, promise, babalikan nyo ang video kong ito. So, ayan, guys. Ang gagawin na natin dito, ito na po yung plastic. Lagay na natin yan. Ibabalot po natin ito, guys. Yan, makikita nyo po. Kailangan po dito malaking plastic, guys, kasi malaking sibuyas po itong kailangan natin. Pag medyo maliit po yung sibuyas, medyo hindi po siya tatalab, kaya kailangan natin malaking sibuyas po. Kailangan po natin itong bigkisin ng mabuti. At ayan na, guys, nakagawa na po tayo. So ano nga ba ang gagawin natin dito kapag nakagawa na tayo nito? Ang gagawin po natin dito, guys, ilagay po natin ito sa ilalim ng ating unan. Isiksik nyo po ito sa ilalim or sa loob ng inyong unan. Yung wala pong makakakitang tao, dapat nasa loob po ng inyong unan, guys. Yan po yung tamang paggawa nito. Istay nyo lang po itong sibuyas sa loob ng 1 to 2 weeks. Kapag nagawa nyo na po yan sa loob ng 1 to 2 weeks, aalisin nyo na po ito at itatapon nyo na po ito sa basurahan. So, ganyan lang po ang inyong gagawin. Kung hindi nyo po ito itatapon sa basurahan, pwede rin pong sunugin nyo na po ito. Isabay nyo po sa pagsunog ng mga basurahan, katulad ng mga tuyong dahon. Isabay nyo po ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng maging abo. Kasi kapag 2 weeks no ito, guys, tutuyo na po ito. Hindi na po ito masyadong namamasa-masa. Kaya kailangan itong sunugin or itapon. So yung mga magtatanong kung anong oras nga ba ito gagawin, mas mainam, guys, gawin nyo hating gabi po. Yung mga natutulog na po yung tao, huwag nyo po itong gagawin na merong nakakakita sa inyo. At huwag nyo rin ipapakita sa kanila yung mga pangalan. Dapat ikaw lang po yung nakakakita nito. Pwede po kayong mag-share nito sa inyong mga kaibigan na ito yung mabisang pantaboy. Subalit huwag nyo pong sasabihin sa kanila yung mga pangalan na umaaway sa'yo or kaya naman gumugulo sa iyong isipan at puso. So ikaw na lang po yung nakakaalam doon, guys. At yung mga kaibigan mo rin po na gustong subukan ito, huwag mo na rin din pong alamin kung sino yung mga taong kaaway nila. Kanya-kanya po kayo ditong kung sino po yung mga kaaway nyo. Basta ang importante, ganito po yung proseso niya. Gawin nyo po ito bandang 10 hanggang 12 a.m. po ng gabi. So yan po, 10 p.m. hanggang 12 a.m. po niyan ang tamang paggawa. Kasi po natutulog na yung mga tao at nagpapahinga. At kapag nagawa nyo na yan, guys, ilagay nyo kaagad sa inyong unan. Automatic yan, pagising nyo gagaan ang inyong pakiramdam. Kasi po, unti-unti nang malulusaw yung nararamdaman ng mga taong kaaway mo, mawawala na yung kanilang focus sa'yo. Gawin nyo na po ito, guys, para sa inyong katahimikan at para na rin sa katahimikan ng mga taong umaaway sa inyo kahit hindi nyo naman po inaano. So, kailangan po natin dito ng taimtim na tiwala. Kapag nagtiwala po kayo dito, automatic mangyayari po talaga
na mawawala na ang inyong kaaway. So ayan, mag-wish lang po kayo para sa kabutihan, wag sa kasamaan. So tandaan nyo lang guys na ito ay isang gabay lamang. Napatunayan na ang isang ritual na ito ay mabisang pantaboy sa mga kaaway. So kung nakatulong ako sa video kong ito guys, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang din sa channel ko, lagi kang magsubaybay sa mga pampaswerteng vlog ko. At huwag mo rin i-skip ang aking mga ads para po makatulong tayo sa mga charity at pa-Gcash giveaway. So ayan, sana ay nakatulong ako sa inyo guys. Thank you po sa inyong lahat at ingat po kayong lahat.